Pilihin po kayo dito ngayon sa Daiso. Ito yung tinatawag namin piso-piso dito sa Japan. Kakyan shop kasi almost ang mga benta na ay 2 piso. Yan yung mga. May mga foods. Meron ding mga gamit. Iba't iba klase ng gamit. Meron din silang mga books. Ito yung tinatawag nila. Hinamatsuri. Para po sa mga gamit. Dahil winter ngayon, meron din silang mga paper, gloves, jacket. So, ito kayo ng konti kasi yan ay bibihin na. At dahil malapit na ang Valentine's, meron din silang iba't ibang lagayan na binibenta. At madaming tao. At ang mga marshmallow na heart shape. Ang cute. Pink na pink. Mini heart marshmallows daw. At syempre, ang chocolate. Ang klase ng chocolate. Ito naman, black chocolate. At saka ito, yung tezukuri, yung ikaw ang gagawa na chocolate na ibibigay mo. Ang Valentine's kasi dito sa amin, ang babae ang magbibigay ng chocolate sa lalaki. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na pag Valentine's, usually mga couple, mga boyfriend ang nagbibigay, mga asawa ang nagbibigay ng flowers and chocolates sa mga babae. Dito naman sa amin, baliktad. Ang Feb 14 ang magbibigay ng chocolate sa mga lalaki. Then yung March 14 na tayo, March 14 naman, yung white day na tinatawag sa amin. Doon naman magbibigay ang lalaki ng walang siya nga itigay sa jowa niya, sa asawa niya. So, di ba tayo sa kabila? Pakita ko naman sa inyo yung lagayan kapag ikaw mismo ang nagawa ng ititigay mo sa jowa mo. Pag ikaw ang mag-bake. Yan ang silang mga paper para sa cupcakes. Yan. Ang cute na mga lagayan. Ang daming tao, pinagtitinginan tayo. Hindi sila sanay na baka isipin ba't nagsasalita ng mag-isa. Ayan, lalagay yung chocolates dyan tapos ibibigay. Meron din silang mga paper cups. Ganda lang wrapping nila, no? Ayan. Sabi ko nga kanina, hindi lahat dito sa Daiso ay piso. Kagaya niyan, may 220 yen. Meron din 300 yen. Pero may nakasulat naman na price pag hindi siya piso. Pero automatically naman, pag walang price na nakasulat, understood na piso na yon. Kagaya niyan, walang mga nakalagay na price. So, ibig sabihin, piso yan. Piso yan. Mga ganito, hindi. Hindi. Kasi may prices naman na nakalagay. Halos andito na lahat. Tingnan yun para sa mga cars, di ba? Sa mga sasakyan. Ayan. Yung mga bookshelves. Lagayan ng mga notes. Andito din yung mga notes, sulatan, may mga coupon ban. Para sa mga bata, yung mga mahilig mag-drawing. Ito may mga phone. Ito yung usually na binibili ko kay Aika kasi mahilig siyang mag-drawing. Dito naman yung mga cards. May thank you card, birthday card. Ay, maganda din ng mga sword, ganila. Of course, lahat yan.
pagsulat ka ng letter, set na din ito. Meron na siyang pagayon ito. Okay. Ang sulat na, meron na din siyang sobre. Ayan. At stop muna kasi yun eh. Gusto mo. Pinta ko din sa inyo, may mga laruan din silang mga binibenta dito. At piso-piso din lahat ng ito. Ayan. May mga Barbie-Barbie hand dyan. May mga damit din ng Barbie. Ang cute nito, yung kimono. May mga dress. May mga play money para sa mga bata. Ganyan din. Ah, pero ito, ang nakalagay is 500 yan siya. Laruan ng bata. Pag hindi siya piso, meron at meron nakalagay naman na price. Ang ganda. Kahit piso lang, ang ganda na, diba? Actually, sa amin, piso lang yung Hyakuyen. Pero sa atin, ang pagit ng piso is, alam ko ang pagit ng yan ngayon, 40. So, ang piso, 40 pesos sa atin naman. May set ng pangluto para sa mga anak na babae. Ayan. Mga ganyan. Ito din daw. Set. Kung mamaguto ang tawad. Set sa pangluto. Ayan pa dito. Ito naman. Yung sa mga tubig-tubig na daruan. Ito naman, para sa mga boys. At pinagtitinginan tayo. Yan. May mga espada. May archery. Ito naman, may bow and arrow sets. May baril-barilan. Yan. Pero since wala tayong anak na lalaki, never tayong nakabili ng ganito. Ito naman daw, 300 yen siya. At ang nakasulat din is 6 years old above ang pwede maglaro niya. Ito naman daw, piso siya. Ang pwede batang maglaro daw dito is 3 years old above. Ang ganda lang kasi may mga reminder na hindi ka basta-basta, hindi mo basta-basta pwedeng bilhin pag hindi pa ganyan yung age ng anak mo, no? Dito naman ako nang bumili ng ginagamit kong birthday designs. Gaya nung last na video natin, ginamit kong pang party, dito ko siya binili. Sa piso-piso lang. Na happy birthdays, may mga balloon, may cracker, may mga ganyan na. Anik-anik. Kung party talaga, pwede kang magpag-bingo. Kompleto dito. Hindi ko makunan ng magandang shot. Dito naman sa part na to, yung mga organizer's box. Kung mahilig kayong mag-organize sa mga gamit nyo, pwedeng-pwede kayo dito kasi mura-mura lang siya. Tsaka, ang gaganda din, hindi mo siya masasabing piso-piso lang. Pwede daw ng ganda, example, crystal case, pwede mo siyang paglagyan ng mga make-ups, mga perfume, ganyan ang pag itong kunin mo pwede mong ilagay sa cabinet. Ayan, magiging ganito ang itsura. Ayan. So malinis tingnan at hindi siya piso pala, dito 200 yan siya. Pero itong mga nasa baba, since wala siyang price, for sure piso yan, healthy yan yan. Dito din sa kabila, ito naman ang ala, ito pwede mo siyang lagayan ng mga gamot kasi para siyang yung Durabox na maliliit, yung binubuksan siya. Yan. Mga gamot o kaya mga maliliit na bagay. Kagaya nito. Yan. Pwede mo siyang paglagyan ng mga sinuhid. Ito naman. Since ang nakalagay na sample dyan, makeup, pen stand, lagayan mo ng mga ball pen. Tapos pag may mga collection ka na yung maliliit, lagay mo dyan para hindi maalikabukan. At saka para magandang tingnan, i-display mo. Mga may hiling naman sa mga humidifier, yung pabango. Ayan, lagayan, display stand. At wala, lagayan ng tissue box. At yung tissue dito kailangan mo i-box. Ang ganda naman ito. Ito naman yung mga malalaking baskets. $200 siya, hindi siya piso. Ito
pa din, 200 yen. At yung nasa baba, hindi ko pa makinan kasi may taong tumitingin. Ito naman, ang tawag dito sa atin, yung pag, di ba sa atin, pamay hindi tayo maabot, maano na lang tayo sa upuan. Ito yung ginagamit nila dito kaya hindi sila maabot, nasa mataan nila at lagayan. Yan ang ginagamit nila. Meron din silang mga fake flowers na mga may hilig mag-design ng mga kwarto nila. Tapos ang tinila flowery. Ay, ang cute naman nito. Pakita ko din sa inyo yung mga cute nila, yung mga doormats. Colorful character talaga. May Mickey. May Toy Story. At dito naman yung mga simple lang. Ang dami. Ito naman yung stick na ginagamit sa bitan ng kurtina. May mga pillow din sila dito. Hindi siya pillow na yung inuunan natin pag natulog, pag inuupuan. Meron din bentang kutsushita, socks. May stockings. So, andito na lahat. So, ayan guys. Andito na tayo sa sasakyan. Hindi ko na kayo masyadong nalibot kanina kasi ang daming tao. Seksikan. Kaya, hindi ko na pinapos yung pag-tour natin dito sa Daiso. Anyways, nabili naman na natin yung kailangan. Kaya, samahan niyo akong pauwi sa bahay. Mag-drive na tayo. Nasa highway na tayo. And, red light. Ang dami ko pasadang gustong ipakita kanina. Kasi hindi natin nakalahati yung pag-tour sa loob mismo ng Daiso. Kaya lang, sobrang daming tao. Tsaka hindi ganun kalakihan yung lugar. So, sa dami ng benta nila, siksikan talaga. Kaya pag sana sa sunod na punta natin, matimingan natin na hindi ganun kadami yung tao para matur ko ng buong buo yung Daiso at mapakita sa inyo yung piso-piso dito sa amin na tinatawag. Hindi lang naman yung Daiso ang Hakian Shop dito sa amin. Meron ding Seria at Watt. Pero sa tingin ko, yung Daiso ang pinakamalaki. Kasi yung Seria at yung Watt na piso-piso, nasa loob siya ng mall, so hindi siya ganun kalaking space. At yung Seria naman na Hakian Shop dito, ay walang mga foods na binibenta. Puro mga gamit lang, mga organizers, gaya yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Pero yung mga pagkain, walang mga ganun. So pauwi na tayo sa bahay, samahan niyo kung makarating tayo doon. I-drive mo kayo para makita niyo yung dinadaanan ko tuwing umaga na pag hinahatid ko si Irene sa school niya. So red light ulit, mag-stop ulit tayo. Siguro dahil magdamag na umulan kagabi, natunaw yung mga yelo sa labas. Pinakitang-kita niyo sa daan, wala siyang, walang snow na makikita. Ito ang everyday na ginagawa ko. Morning, pagkagising. Kwento ko lang sa inyo yung routine ko everyday. Pagkagising, around 5, gumagawa ko ng baon ni Mister. Almusal niya. Then, 6:30, aalis na siya ng bahay, lalo na kung malayo yung trabaho nila. Then pagtapos naman, si Alta naman, yung bunso ko naman, ang ipiprepare ko for school. Kakain siya, binihisan. Then 7:30, aalis siya. Papuntang school na, maglalakad na sila ng mga kagupo niya. Then after naman nun, ako naman, kung kusal lang at kape, ganyan. Then, isingin ko naman si Irene, yung panganay ko na may autism, para ipiprepare siya sa school. Siya ang pinaka-mahabang oras sa pagprepare kasi syempre, hindi siya normal na bata, so hindi ko siya pwedeng madaliin sa bawat kilos niya. Kasi pag minadali mo siya, mas lalo lang siyang mag-iinit ng ulo or magiging iba yung mood niya. So inaantay ko na siya mismo ang magpusa. Kaya, sobrang tagal ng preparation ko sa kanya. Then pag natapos na, dadalhin ko siya sa school. And then pagkahatid ko sa kanya, balik ng bahay or bago bumalik ng bahay, mamalengke muna. Gagawin ko muna lahat bago magsundo ulit sa kanya mamayang hapon. Medyo malayo-layo itong sa amin. Siguro sa bahay hanggang papunta sa school ni Irene, mga 20 minutes ang drive. Pero pag sa day service ko naman siya susunduin, yun ang medyo mas malayo, siguro mga 30 to 35 minutes sa bahay namin papunta dun sa day service. Kaya salamat na lang at walang snow sa daan kasi mas mabilis ang speed natin kesa pag may snow na talagang sobrang bagal ng takbo ng mga sasakyan.
namin ay napapaligiran ng mga bundok. Yan. Gantong oras, wala nang masyado mga sasakyan kasi mga nagsipasok na sa trabaho. Tingnan nyo, wala akong nakakasalubong. Wala din yung sasakyan na nasa likuran. Tingnan nyo, diba? Puro bundok talaga yung paligid. Sa may kabilang kasada, yung coin laundry na pinakita ko sa inyo. Yan. Puro bundok din ang nakapaligid sa amin. Kanan tayo dito. Kasi lahat sila nagtatrabaho. Wala kang makikita ang Japanese dito na hindi nag-work. Unless na lang kung sobrang tanda mo na hindi mo na kaya, yun talagang nasa bahay lang din sila. Okay, nakapag-park na tayo. So guys, ayan, nakapag-park na tayo. Dito na tayo sa bahay. And so dito ko na din tatapusin yung video. Thank you for being with me today. And thank you for watching, guys. And if you are new to our channel, please consider subscribing, like, and share. I vlog Umayari. See you on our next video. Thank you, guys. Bye.